Sa mundo nating ginagalawan, mahirap abutin ang ating mga pangarap sa buhay. Kaya nga nagsisikap tayo ng mabuti upang marating ito. At kung sa puntong nakamit na natin ito, hangga't kaya nating pangalagaang mapanatili ito sa ating mga kamay ay gagawin natin. Katulad ng kwento natin ngayon, nakamit ni Felix ang kanyang titulo bilang isang mahusay na boksingero at talagang naging sikat siya sa larangang ito. Maliban dito, nagkaroon at nakabuo siya ng masayang pamilya. Ngunit sa likod ng maayos na pamilya at magandang karera, may itinatago siyang isang lihim na unti-unting ikinasira ng kanyang buhay. Ito ay ang pagkakaroon niya ng kabit. Kung nais mong malaman ang buong istorya patungkol sa mga daang tinahak ni Felix mula sa kanyang maningning na karera at magandang pamilya patungo sa karumaldumal na krimen, tara, aking isasalaysay ang buong kwento. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na ia-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Felix Guimar Verdejo Sanchez o kilala sa pangalang Felix ay isinilang noong May 19, 1993 sa San Juan, Puerto Rico. Siya ay isa sa limang mga anak ni na Madeline Sanchez at Demetrio Verdejo Colon. Bata pa lamang si Felix, kinahiligan na niya ang maglaro ng mga bagay na may kinalaman sa palakasan katulad ng basketball. At nang siya ay umedad na ng 9 taong gulang, nagsimula na siyang magboxing. Kaya yun na nga ang naging daan patungo sa kanyang karera bilang isang boksingero. Lumipas ang 7 taon, sa edad na 16 na taon, nanalo siya sa Pan American Junior Championship. At nang matapos niyang makuha sa kanyang bansa ang titulong nabanggit, si Felix ay sumali ng victory lap sa 2012 London Olympics, na kung saan niyanig niya ang quarterfinals at simula noon, nagsimula na siyang gumawa ng sarili niyang pangalan sa larangang kinuha. Kaya mula nang sumalang siya sa loob ng ring, pinakita niya sa lahat ang kanyang mga pambihirang mga galaw. Sa loob ng 29 na beses na pakikipaglaban, nagwagi siya ng 27 beses na nangangahulugang 2 beses pa lamang siyang natalo sa kanyang mga larong iyon. At sa 27 niyang pagkapanalo, ang 17 doon ay wins by KO. Noong January 15, nakuha ni Felix ang kanyang unang championship belt na titulong WBO Latino. Kaya nga ang kanyang bawat suntok na binibitawan ay walang duda na naging dahilan upang umukit siya ng pangalan sa kasaysayan ng mundo ng boxing. Samantala, bago pa man siya nakilala sa larangan ng boxing, magkaibigan at naging high school sweetheart niya ang isang babaeng nagngangalang Kishla Madeline Rodriguez Ortiz o kilala sa pangalang Kishla. Si Kishla ay sinilang noong November 6, 1993 sa Rio Piedras, Puerto Rico. Siya ay isa sa 2 mga anak na babae ni Nakayla Ortiz at Jose Antonio Rodriguez. Dahil sa 2 lang silang magkapatid at pareho pa silang babae, talagang malapit na malapit si Kishla sa kanyang kapatid na nagngangalang Beriles Nicole. Sa katunayan, nababanggit niya sa kanyang kapatid ang pagkakaroon niya ng relasyon kay Felix. Ngunit dahil pareho pa silang mga bata na mga panahon na yon, hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon. Sa kabila nito, naging magkaibigan pa rin ang 2 at itinuring ni Kishla na una niyang pag-ibig si Felix. Samantala, nung teenager pa lamang si Kishla, nagkahiwalay na ang kanyang mga magulang. Sa kabila nito, lalong tumibay ang pagsasamahan nilang magkapatid. At kahit na ang kanilang mga magulang ay umalis sa San Juan, napanatili pa rin nilang magkapatid ang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga magulang. Inilarawan si Kishla bilang isang babaeng masayahin, mapagmahal na kapatid at mahilig sa mga hayop. Kaya nga nangarap siyang maging isang veterinaryo.
Katulad ng una kong nabanggit, noong 2012, sa edad na 19 gulang, umingay ang pangalan ni Felix sa loob ng ring sa larangan ng boxing. Kaya naman dumami ang kanyang mga tagahanga, lalo na nakuha niya ang atensyon ng mga babae. Isa na nga dito ay ang young schoolgirl na isang 18 gulang na aspiring model. Ang dalaga ay nangangalang Elise Maria Santiago Sierra, naka-schoolmate rin ni Felix. Ang dalawa ay nagkaroon ng relasyon hanggang sa lumalim ang kanilang pag-iibigan. Kaya gumawa sila ng malaking plano para sa kanilang hinaharap, na magkasama na maging isang magaling na atleta at isang sikat na modelo sa buong mundo, na kung saan ang mga magulang ni Elise ay lubos ding nasisiyahan sa relasyon ng dalawa. Ngunit habang nakikipagrelasyon si Felix kay Elise, patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan niya sa dati niyang kasintahang si Kishla. Bagaman masaya na si Kishla sa ganong setup, hindi naman sang-ayon ng kanyang kapatid na si Berry Liz at ang kanilang ina na si Kayla. Dahil alam nilang malabong magkatuluyan o ipaglaban ni Felix si Kishla sa lahat. Habang tago ang pag-iibigan ni na Felix at Kishla, itinuring ni Elise ang kanilang sarili bilang ang natatanging babae at pinakamamahal ng kanyang kasintahang atleta. Nahanda siyang pakasalan sa anumang oras at simbahan at may mga plano para sa kanilang kinabukasan na magkasama. Noong December 2012, ikinasal ang 18 gulang na si Elise at ang 19 gulang na si Felix. Tila ang lahat ng bagay para kay Felix ay naayon sa kanyang plano at nais. Ngunit noong August 7, 2016, nasangkot si Felix sa isang aksidente nang siya ay nagmamaneho mula sa Fajardo patungong Carolina, Puerto Rico. Ang aksidenteng ito ay nakapinsala sa kanyang ulo at ilang mga sugat sa katawan. Bagaman agad siyang nadala sa ospital, nag-aalala pa rin siyang baka ito ang maging dahilan ng katapusan ng kanyang karera. Gayunpaman, isang himala ang naganap dahil mabilis namang gumaling ang boksingero. Kaya makalipas lang ng 12 araw, noong August 19, 2016, nakalabas na rin siya ng ospital. Samantala, lumipas ang ilang taon mula nang ikasal si na Felix at Elise, noong September 2019, nag-post si Felix ng kanyang asawa na si Elise ay nagdadalang tao. Batay sa kanyang post na may caption na, "Soon I will meet Daddy's princess." Kalaunan, isinilang na ang kanilang nag-iisang anak na babae sa Ro Piedras Medical Center at pinangalanan nila itong Miranda Verdejo Santiago. Sa kabila ng masasayang bagay na nagaganap kay Felix, isang lihim ang patuloy niya pa rin tinatago. Ito ay ang pakikipagrelasyon sa kanyang high school sweetheart na si Kishla. Alam ni Kishla na kahit kailanman hindi magiging tama ang kanilang ginagawang mali. Kaya pinagpasyahan niyang makipaghiwalay kay Felix. Ngunit pinagbantaan siya ni Felix na walang ibang magmamahal sa kanya at kung meron man, sisiguraduhin niyang guguluhin niya ang kanilang relasyon. Dahil dito, ipinagpatuloy niya ang kanyang pakikipagrelasyon kay Felix. At nananatiling mahal niya ang kanyang unang pag-ibig. Gayunpaman, katulad nga ng kasabihan, walang lihim na hindi mabubunyag. Noong 2020, sa hindi inaasahan, nalaman ni Elise ang lahat patungkol sa mga kabit o kasalukuyang mga kasintahan ni Felix at kabilang na nga doon si Kishla. Sa mga oras na yon, galit na galit si Elise nang malaman niya ang lahat patungkol sa mga kalokohan ng kanyang asawa. Kaya nakipaghiwalay ito at nagbanta na hindi na nito makikita pa ang kanilang anak. At dahil sa pangyayaring yon, naging dahilan ito ng unti-unting pagtamlay ng kanyang karera bilang isang boksingero. Kaya pansamantala niyang itinigil ang pakikipag-ugnayan niya kay Kishla. Gayunpaman, patuloy pa rin niyang hinahawakan sa liig si Kishla na manatiling makipagrelasyon sa kanya at huwag umibig sa iba. At dahil mahal na mahal ni Kishla ang boksingero, sinunod niya ito at itinuon na lamang niya ang kanyang oras sa pag-aalaga ng kanyang 2 aso at 1 pusa. Nakalaunan, nakahanap siya ng trabaho sa isang veterinary medicine and aesthetic center.
Lumipas ang humigit kumulang isang taon, noong April 2021, nalaman ni Kishla na siya ay buntis. Bagaman alam niya sa kanyang sarili na mag-isa niyang mamahalin at aalagaan ang kanyang magiging anak, masaya pa rin siya sa kanyang nalaman. Dahil magkakaroon siya ng taong pag-aalayan niya ng kanyang buong buhay. Makalipas lang ang ilang araw matapos niyang malaman na siya ay buntis, tinawagan niya si Felix upang ipagtapat ito. Ngunit nang marinig ni Felix ang balita, naggalit ito kay Kishla at hiniling na humanap ito ng doktor na mag-aalis ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa kabila ng pagmamahal niya kay Felix, tinanggihan niya ang gustong mangyari ng boksingero at pinanindigan niyang buhayin ang kanyang magiging anak. Na kung saan, ang pagtangging ito ang magiging dahilan ng pagplano ng masama ni Felix para sa kanya. Noong April 27, 2021, sinimulan ni Felix ang kanyang masamang plano at nakipag-ugnayan na ito sa kanyang kaibigan na nagngangalang Luis Antonio Cadiz. Si Luis ay nakatira sa residential complex ng Sanctuary Cadiz. Siya ay may criminal record at kilala na nagbebenta ng pinagbabawal na gamot. Sa pagkakataon na yun, humingi ng tulong si Felix kay Luis upang iligpit si Kishla kapalit ng isang malaking halaga. At pumayag naman si Luis sa alok ni Felix. Kaya tinawagan ni Felix si Kishla noong umaga ng April 21, 2021 upang sabihin na napag-isip-isip niya na kailangan nilang magkita upang pag-usapan ang patungkol sa pagbubuntis nito. Matapos ang kanilang pag-uusap, sinabi rin ni Kishla sa kanyang kapatid at ina ang tungkol sa pakikipagkita nito kay Felix. Sinubukan ni Kayla at Berylise na pigilan si Kishla na gawin yun. Dahil sa tingin nila, may hindi magandang plano si Felix para kay Kishla. Lalo na nung una pa lang na iminungkahin nito na alisin ang sanggol sa sinapupunan ni Kishla. Ngunit tumanggi si Kishla na makinig sa kanyang pamilya dahil umaasa pa rin siyang mabuti ang hangarin ni Felix sa kanilang pag-uusap. Sakay ng kanyang Kia Forte, dumating si Kishla sa lugar at takdang oras na napagkasunduan nila ni Felix. Habang si Felix naman kasama si Luis ay nasa lugar na ng napagkasunduan at hinihintay na dumating si Kishla. Nang makarating na si Kishla sa lugar, agad na pumasok si Felix sa sasakyan ni Kishla. Matapos nun, sinuntok niya ang kasintahan sa mukha hanggang sa mawalan ito ng malay. Pagkatapos, tinurukan siya ni Felix ng isang hindi ko nalaman ang pangalan ng gamot na sa tingin ko ito ay isang klase ng gamot na pampatulog upang alis ng kamalayan ng tao. Ang gamot na ito ay binili ni Felix kay Luis. Matapos gawin ang mga bagay na yon, minaneho na niya ang sasakyan ni Kishla habang minaneho naman ni Luis ang SUV ni Felix. Ang tatlo ay patungo sa Teodoro Moscoso Bridge na tinatayang nakarating sila ng 8:30 ng umaga sa lugar. Pagkarating, tinalian ni Luis at Felix ang mga kamay at paa ni Kishla gamit ang mga wire na nakatali sa isang concrete block. Bago nila itapon ang katawan ni Kishla sa tubig ng San Jose Lagoon, nang dalaga ay buhay pa, sinigurado nilang walang tao ang makakakita sa kanilang gagawin. At nang sa tingin na ito ay hindi naaahon pa sa tubig, umalis na ang dalawa. Kinabukasan, nagtaka ang katrabaho ni Kishla na hindi ito pumasok sa center. Kaya naman agad na ipinagbigay alam nila sa kapatid ni Kishla na si Berylise ang patungkol dito. At sinubukan naman ni Berylise na tawagan ang telepono ni Kishla, ngunit sadyang hindi na ito makontak. Maliban dito, nag-post na rin sila sa social media ng patungkol sa pagkawala ni Kishla. Nang sa tingin nila na tila hindi yon sibling pagkawala, iniulat na nila ito sa mga pulis. Kaya agad na sinimula ng mga pulis ang paghahanap sa dalaga. Ngunit lalong nag-alala ang pamilya ni Kishla nang matagpuan ang sasakyan nito na abandonado na ang mga gamit nito ay naroon pa rin. Hindi nagtagal, noong May 1, 2021, natagpuan ang katawan ni Kishla na palutang-lutang sa tubig sa lugar kung saan siya tinapon ng mga salarin. Dahil sa balitang natanggap ng pamilya ni Kishla, talagang madarama ang kalungkutan ng lahat, lalong-lalo na ang pighating nararamdaman ng kanyang ina.
Kasabay ng pigating bumalot sa pamilyang Rodriguez, sumisigaw sila ng hustisya para sa kanilang minamahal na si Kishla. At ang mga tao ay nagbigay din ng suporta sa kanila kasabay ng panawagan na Justice for Kishla. Samantala, nakausap na ng mga pulis ang pamilya ni Kishla. Sa pagkakataon na yon, ang nais nilang paimbestigahan ay ang boksingerong si Felix. Dahil matatandaan na nakatawag pa si Kishla sa kapatid at ina nito upang ipagbigay alam na makikipagkita ito kay Felix. Kaya dahil sa impormasyon na yon, kinapanayam ng pulisya si Felix upang magtanong patungkol sa pagkamatay ni Kishla. Ngunit pinanindigan ni Felix na wala siyang kinalaman dito. Bagaman itinanggi ni Felix ang paratang sa kanya, nakakuha ang pulisya ng footage na nagpapakita na si Felix ang huling kasama nito. Maliban dito sa hindi inaasahan, lumabas at nagbigay ng patotoo ang kasabwat ni Felix na si Luis. Ayon kay Luis, nangako siyang makikipagtulungan sa mga pulis kapalit ng pagbibigay sa kanya ng mababang hatol. Ngunit sa kabila ng mga ebidensya at patotoo ni Luis, na natiling kalmado, walang pakikipagkooperasyon at walang humpay na pagtanggi ang tanging tugon ng boksingero. Lumipas ang 8 araw matapos matuklasan ang bangkay ni Kishla, noong May 8, 2021, inihatid na ito sa kanyang huling hantungan ng kanyang mga mahal sa buhay at ng mga taong nagnanais na mabigyan siya ng katarungan. Samantala, sinimulan na rin ang paglilitis kay Felix. Bagaman inihain ng mga patong-patong na ebidensya at pagtayo ni Luis bilang saksi laban kay Felix, pinanindigan niyang siya ay inosente sa pagpatay sa kanyang buntis na kasintahan. Gayunpaman, noong July 28, 2023, matapos ang 25 oras ng paglilitis, si Felix ay nahatulang nagkasala sa kasong kidnapping at pagpatay kay Kishla at sa hindi pa nito nasisilang na anak. At noong November 3, 2023, siya ay sinentensyahan ng 2 habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad na makakuha ng parol. Samantala, ang asawa naman ni Felix ay naghain ng diborsyo, namuhay na mapayapa na kasama ang anak at hindi nakialam patungkol sa kasong kinasasangkutan ng asawa. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin sina Annalie Daganato from Hong Kong, Randy Piano, Nora Costa from London, Mengay, Rose Chow from Hong Kong at ang new subscriber na si Che Ogaire. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong pangalan at kung nais nyong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Felix Guimar Verdejo Sanchez. Ako po si G, maraming salamat.